stock horn. Bibindutin ko naman yung number 2. Okay. Moto Gallery Vlog. Okay, mga boss, mga paps, welcome back sa YouTube channel natin, Moto Gallery Vlog. Ito yung part 2 ng video natin doon sa ating dual loud horn. Lalagay ko na lang yung link sa description sa baba, okay? Sa mga hindi pa nakapanood, mag-install ng dual loud horn na gamit yung ating isang relay. So, ito, dual contact horn. Bali, gumagana yung ating stock at saka yung ating loud horn na same functional, okay? Badly using 3-way switch na Domino brand. So, kumbaga, ito yung pinaka-off, then on, tsaka on. Okay? Tapos, gagamit tayo dito ng stock na busina. So, bago tayo pumunta dyan sa dual contact horn, itong wiring setup natin, ito yung mga normally na, ano, na connection ng mga dual horn. Yung mga gumagamit ng malalakas na busina, ito yung mga normal at kadalasang setup ng wiring. Okay? Punta yan dito sa number 86 and 85. Okay, tapos yung number 30 papunta sa fuse, then rekta sa battery. Tapos yung sa dual loud horn naman, pagsasamahin yung dalawa, rekta sa battery. Then yung kabilang connection ng loud horn, pagsasamahin din. Then number 87 ng relay. Moto Gallery Vlog. Sa dual contact horn natin ngayon, mga boss, mga paps, gagamit lang tayo dito ng stock na busina, then 3-way switch. Kahit anong brand, okay lang, basta 3-way switch, pwede siya, pwede yung toggle switch, pwede rin yun. Dual contact horn na to, mga boss, basic na basic at napakadali lang ng wiring setup nito. Magagawa nyo lang tong dual contact horn kung naka-loud horn na kayo, okay? Kung ganito yung setup ng inyong wiring, pwede nyo gawin yung dual contact horn na pagaganahin nyo yung stock, then pagaganahin nyo din yung loud horn. Okay? Kung hindi pa ganito yung setup ng inyong wiring sa inyong mga busina, hindi nyo siya magagawa. So, bali, kung gusto nyo gawin yung ganito, hindi pa kayo nakagantong setup sa inyong busina, panoorin nyo na lang yung video na ginawa ko kung paano magkabit ng dual loud horn. Okay? Lalagay ko na lang yung link sa description. Okay? Moto Gallery Vlog. Ano ba yung purpose niya? Bakit tayo gumagamit ng ganito? Itong stock natin na busina, so ito yung ginagamit natin sa mga barabarangay, mga eskinita, subdivision. Kasi nga, ito yung pasado sa standard ni LTO. So, alam naman siguro ng lahat, mga kapwa riders natin, na bawal yung loud horn kay LTO, yung malalakas na busina. Okay? Bawal na bawal yan. Then, meron din tayong mga city ordinance sa mga iba-ibang barangay na pinagbabawal nila yung mga malalakas na busina. So, siyempre, malakas nga naman, di ba? So, saan ba ginagamit yung malakas na busina na yan? Saan ba dapat ginagamit yan? So, yan, ginagamit yan sa mga malalaking highway. Kunyari, naglo-long ride kayo, yung madidilim na kalsada. Para madinig kayo ng mga naglalakihang bus, yung lalo na yung mga sasakyan na nakasarado yung bintana. So, doon, sa malalaking highway, pwede nyo siyang gamitin yung ating loud horn. Dito naman sa ating stock, so, ito talaga yung normally na ginagamit kadalasan, lalo na sa mga barabarangay, subdivision. Siyempre, para hindi nga naman nakakaabala din sa iba, hindi ka nakaka-perwisyo. So, kung itong gagamitin mong loud horn sa mga subdivision, sa mga barabarangay, baka mapaaway ka pa. Sindakan lang yan eh. Okay? Laking tulong na itong dual contact horn na to kasi in case na napadaan kayo sa isang highway na merong mga LTO, o kaya mga HPG, pwede nyo pindutin yung inyong switch, then tutunog na yung inyong stock na busina. Pag wala ng LTO, nasa highway na ulit kayo, so pwede nyo pindutin ulit yung inyong switch na pagaganahin nyo naman yung inyong loud horn. So paano ba natin siya, paano ba yung mga connection ng wiring ng dual contact horn? So ganito siya, mga boss, mga paps, napakasimple lang. Mag-uumpisa tayo dito sa ating relay at loud horn, okay? So kung mapapansin nyo, ayan, naka-set up yung ating mga wiring. So, yan yung connection ng dual loud horn. Wala kayong ibang gagalawin dyan, wala kayong ibang babaguhin, kundi huhugutin nyo yung wire na to na nanggaling sa loud horn papunta sa number 87 ng relay ng loud horn. Okay? Huhugutin nyo yung wire na yan. So, mangyayari, ito na siya.
halimbawa hinugot na natin, okay? So buburain ko lang to. So magkakaroon siya ng putol, di ba? Yan. So binunot niya na siya. So ito, wala nang connection to. Ito, wala na rin connection. Yung nanggaling dito sa inyong loud horn, okay? So ganyan yung magiging setup niya. So tatanggalin nyo lang yung connection ng number 87 relay dito sa inyong loud horn, okay? Pupunta naman tayo dito sa ating domino 3-way switch. So sa domino 3-way switch na yan, meron dyang common. Itong nasa gitna, kulay blue na wire yan. Then ito naman yung brown wire na number 1. Then ito naman yung black wire number 2. Pag pinindot mo tong number 1, naka-on siya. Then pag pinindot mo tong nasa gitna, naka-off na naman siya. Then kapag pinindot mo ulit itong number 2, naka-on ulit siya. Okay, kaya 3-way switch. So ngayon, ang mangyayari sa ating dual contact horn, gagamit tayo nito para mapagana yung dual contact horn. So paano ba yung wiring setup niya? Dito sa ating domino 3-way switch, maglalagay kayo ng wire. Magdadagdag kayo ng wire dito. Iko-connect nyo muna dito sa black na wire. Depende sa inyo kung saan nyo gustong mauna. Pero ito, para madali nyo masundan, so ito yung gagawin natin. So ngayon, nandito tayo sa black wire ng domino switch. Ito yung number 2. Okay? Magpapagapang kayo ng wire. Ito, papagapangin yung wire na to papunta dito sa ating loud horn. Okay, so ito na siya. Ito na yung magiging bagong connection niya. Papunta sa doon sa ating loud horn, okay? Ayun yung bagong connection ng ating loud horn, okay? Bagong connection niya is papunta doon sa ating domino 3-way switch na black na wire, okay? Yun yung number 2. Then ito namang blue na wire na nasa gitna ng ating domino switch. Ayun ngayon yung ililipat natin dito sa ating number 87 na relay. So wala nang tinta. Yan ngayon yung magiging panibagong connection ng wiring setup natin, okay? Siya ngayon yung papunta dito sa number 87, yung relay ng ating loud horn. So yan ang magiging connection niya ngayon. Napunta siya dito sa kulay blue na wire ng domino switch, okay? Ang natitirang wire na lang dito sa ating domino switch na 3-way ay itong brown na wire. So ngayon, ang mangyayari sa kanya, itong stop horn natin, kakabitan nyo siya ng wire. Siya naman yung papunta dito sa ating brown na wire, okay? Yung sa ating domino switch na number 1. Then ito naman, natitirang wire dito sa ating stock na busina. Pwede kayong rumekta sa battery, magdagdag kayo ng mahabang wire, then erekta nyo dito sa battery. Pwede naman yon. Depende sa inyo kung saan nakapwesto yung inyong stock na busina. So sa akin kasi, nasa unahan siya. Then ito, itong aking relay ay nasa likod. So ang gagawin ko, body ground na lang ang gagawin ko sa kanya. Okay? So ito, magiging body ground to. Yan. Yan ang magiging connection ng ating stock na busina. Okay? Ulitin ko ulit mga boss, mga paps, para malinaw tayo. So yun, ang mangyayari dito, yung number 87 ng relay ng inyong busina, magdadagdag kayo ng wire dyan papunta doon sa kulay blue na wire ng inyong domino 3-way switch. Okay? Then dito naman sa black na wire ng inyong domino switch, magdadagdag din kayo ng wire. Then yun ang magiging panibagong connection ng loud horn. Okay? So ayun yung dalawang loud horn. Yan yung connection niya. Then pinagsama, nagdugtong ng wire papunta dito sa black wire ng ating domino 3-way switch. Okay? Then magdadagdag ulit ng wire dito naman sa brown na wire ng domino 3-way switch. Magdadagdag kayo ng wire dyan. Then papunta doon sa stock na busina. Okay? So ang mangyayari sa kanya, kapag inon ninyo yung inyong ignition switch, tapos kapag pinindot nyo yung button ng busina doon, tapos ito nakatapat yung inyong domino switch sa gitna, hindi siya tutunog kasi nga naka-off pa siya. Okay? Ngayon naman, kapag pinindot ninyo yung domino switch na number 1, then pinindot ninyo yung button ng busina, tutunog yung inyong stock horn. Okay? So yan ang tutunog kapag pinindot nyo yung button ng inyong busina. Kapag linagay mo naman siya sa number 2 ng domino switch, then pinindot mo ulit yung button ng inyong busina, ang magkakaroon ngayon ng supply, itong inyong loud horn. So gagana na siya, itong inyong loud horn. Okay? Ipapakita ko sa inyo ngayon yung actual na pag-assemble natin ng dual contact horn sa motor ko. Bali, ito pala mga boss, mga paps, applicable to sa lahat ng motorcycle. So, kahit anong motor, pwede to, pwede sa mga
FI, carb type, Suzuki, Yamaha, Honda, or big bike, pwedeng-pwede to. Kahit sa motor, Rusi man yan o motor star. Okay? Sana nasundan nyo mga boss yung ating wiring diagram para dito sa ating dual contact horn. So, napaka-basic lang nito mga boss, mga paps, hindi kayo magkakamali. Basta nasundan nyo ng tama yung ating wiring diagram, hindi kayo magkakamali dyan mga boss. Pisanan natin to mga boss, mga paps. Moto Gallery Vlog. Ito yung kinakabitan ng stock ko na busina, no? So, ito yung stock ko na busina. Ikakabit ko muna siya dito. Bali, gagamit ako dito ng 12mm na bolt na may kasamang nut. So, dito natin itatap yung body ground. Kaya maglalagay ako ng nut dito. So, itong video na to mga boss, mga paps, tandaan nyo, pwede to sa lahat ng motor. Okay? So, ikakabit ko muna itong stock na busina dito. Okay mga boss, naikabit ko na yung stock na busina ko. So ilalagay ko na tong wire na kinabitan ko ng connector, female connector. So naglagay ako nyan kasi yung nandito sa stock natin, male connector siya. Tapos yung dulo niya mga boss, nilagyan ko ng wire lugs connector. Ito yung may butas. So dito natin ito tornilyo. Okay, so ikakabit na natin siya. Bali, ito yung maghisilbing body ground natin sa busina. So kung nasundan nyo yung sa wiring diagram natin kanina, so ito na yung actual natin. Bali dito, pinapakita ko lang sa inyo yung mga boss yung actual na pagkakabit. Kaya kumbaga ano, kompleto tayo sa mga detalye, no? Okay mga boss, ito naman yung papunta doon sa ating ano, brown na wire doon sa ating three-way switch na domino. So linagyan ko rin siya ng female connector. Tapos nilagyan ko ng shrinkable tube para malinis pa rin yung wiring natin. So ito yung papunta doon sa kabilang ground ng busina, no? So ikakabit ko lang. Okay. So ito na sa mga boss, ikabit na natin. Bale, ito yung papunta doon sa three-way switch natin na kulay brown na wire. Ito. Kapag pinudot natin yung number 1, magagana yung stock na busina natin. Okay? So ito siya, yung brown na wire. Bale, papunta to doon sa stock na busina. Okay? Kakabit ko na mga boss. Ngayon naman mga boss, yung kulay blue, ito yung common natin, yung sa gitna ng three-way switch. Okay, ito yung kulay blue. Then, kinapit ko rin siya kanya, kulay blue din na wire, para madali natin siyang matandaan. So, ito yung papunta doon sa number 87 ng relay. Okay, ito yung papunta sa ating loud horn mga boss. Itong black na wire. And ito naman yung galing dun sa ating domino three-way switch na number 2. Thank you.
Okay mga boss, okay na tayo dito sa ating three-way switch. So naikabit na natin lahat ng mga connection ng three-way switch. So doon naman tayo sa relay. Then doon sa loud horn natin sa likod. Okay? Okay mga boss, dito na tayo sa ating relay, no? So tinanggal ko yung ano niya. Kung mapapansin niyo, nakarekta ako dito, wala yung socket. Tinanggal ko gawa ng bumabangga dito sa ano, sa gas tank ko. So depende na sa inyo yan kung lalagyan niyo ng socket or hindi. Mas okay kung mayroong ano socket yung relay socket, no, mas okay siya kasi huhugutin niyo na lang. Hindi katulad nito nakarekta. So tuwing tatanggalin niyo yung relay, kailangan mo pang tawag dito, punitin itong string cable tube. So sa akin, nirekta ko siya gawa ng mabangga sa tangke ko. So yun yung problema ko, kaya binaklas kulit yung socket ng relay. Okay? So balik tayo dito sa ano natin, sa dual contact horn. Ito yung number 87 ng relay. Dito nakakapit yung loud horn natin na may kasamang passing light, yung papunta sa may diode. So ito yun. Tatanggalin natin siya. Hinugot ko. So ito na siya, nakabukod. Okay? Bali, itong number 87 ng relay, ayun yung papunta ngayon doon sa three-way switch natin na common, yung kulay blue na wire. Ayan, ito siya. So doon ko siya itatap. Okay, tapos itong black, ito yung nanggaling din doon sa ating domino switch na three-way na number 2, black na wire. So ito yung tatap ko ngayon dito sa ating loud horn. Okay? So ikakabit ko na siya mga boss, mga paps. Na tayo dito sa loud horn natin mga boss, no? So ito siya, na-connect na yung ating loud horn dito sa black wire na nanggaling dun sa ating domino three-way switch na number 2. Okay, so ito yung natitirang wire natin, ito yung papunta dun sa number 87 ng relay, at itong wire na to nanggaling dun sa common ng ating three-way switch. Okay, ikakabit ko na rin siya. Okay mga boss, naikabit na natin lahat ng mga connection natin. So testing na natin yung ano natin, domino switch, yung ating three-way switch, kung gagana siya. Okay? Moto Gallery Vlog. Okay mga boss, testing na natin kung gumagana yung ginawa nating ano, dual contact horn. So ngayon, on ko muna yung ignition, then start natin yung motor. Ito yung domino switch natin na three-way. Mapapansin nyo mga boss, nasa gitna yung ating switch, no, yung bilog. So hindi ko pa pinipindot yung 1 tsaka 2. Pag pinindot natin to, hindi siya tutunog. Okay?
hindi tumutunog yung ating busina dito sa left handle switch. Okay, so pipindutin ko yung number 1. So ayan yung papunta doon sa ating stock na busina. Okay, nakapindot na ako. So dapat pag pinindot ko to, tutunog yung stock na busina. Okay, so ayan, ayan yung stock natin. Okay, gumagana siya. So ngayon, para malaman natin na tama yung connection natin, yung ginawa nating wiring, itetesting naman natin yung loud horn. So kapag pinindot itong number 2, tapos pinindot ko itong busina, dapat ang tutunog dyan yung loud horn natin na tatlong busina, no? Okay, so yun, gumagana siya. Pati yung ating passing light, kung nakikita nyo doon, gumagana pa rin, okay. Sana nasundan nyo mga boss, mga pop, kasi napakadali lang naman ito. Lalo kung napanood nyo yung previous vlog ko, ilalagay ko na lang yung link sa description kung paano yung pag-install ng loud horn. Okay, so kapag nasundan nyo yun, nagawa nyo na yun, ito yung part 2 natin, dual contact horn naman. So ano ba yung purpose ng dual contact horn natin, mga boss? So bali yung purpose ng dual contact horn natin, just in case na mapadaan tayo sa mga lugar na maraming HPG o kaya mga LTO, so pwede natin pinutin yung ating stock machine. So yun yung yung purpose ng ating dual contact horn. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas, sa mga barangay, bawal yung mga loud horn, yung malalakas na busina. Siyempre, kung mapapadaan ka sa mga subdivision, nakakaya naman kung patutunugin mo pa yung busina mong napakalakas, di ba? So, yung businang malakas na yan, yan yung pwede natin gamitin sa mga highway para marinig tayo ng mga naglalakihang bus, lalo na yung mga truck na nakasarado yung mga bintana. So, pwede natin siyang gamitin sa mga highway. Then, yung atin namang stock na horn, ayun naman yung mga pang subdivision, barangay, para hindi tayo nakaka-istorbo. Then, iwas huli na rin. Okay? So, yun yung purpose ng ating dual contact horn. So, sana nasundan nyo, mga boss, mga paps, yung ating ginawang video. Yung wiring diagram na ginawa ko, hindi kayo magkakamali dyan, mga boss, mga paps. Gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga nalalaman ko. Kumbaga, medyo basic-basic na lang din yung ganito sa akin, para at least may idea kayo kaysa magpapagawa pa kayo sa mekaniko. Tatagay kayo ng mahal na presyo, tapos katagalan naglolo kayo yung mga wiring. At least dito sa mga ginawa natin ganito, magkaroon man ng technical error sa mga wiring, wala tayong sisisihin kasi tayo yung gumawa . Okay? So yun, sana nakatulong sa inyo, mga boss, mga paps. Okay, testing ulit natin. Pindutin ko yung ating stock horn. Okay, gumagana yung ating stock. Tapos pipindutin ko yung gitna. So wala na siyang tunog kasi naka-off. Okay? Hangga't hindi mo 'yan pinipindot, alin man sa dalawa na 'yan, hindi gagana 'tong busina. Okay, tapos pipindutin ko naman yung number 2. Okay. So sana nakatulong yung video na 'to, mga boss, mga paps, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa channel ko, Moto Gallery Vlog. Then click niyo na rin yung bell button para maging updated kayo sa mga upcoming videos na ilalabas ko. Peace out.